Okay, let's assume that na ikaw ay nahuli, no? Whether with or without warrant, let's set that aside for the moment. Pero nahuli ka, and so you are detained, under detention ka, yung mga kamag-anak mo ngayon o ikaw mismo ay pwedeng mag-file sa hukuman ng tinatawag na petition for a writ of habeas corpus. Pagtanggap ng hukuman ng iyong petition, ang hukuman ay i-order niya kung sino man yung opisyal na siya ay may kustodiya sa iyo na iprepresenta ka sa hukuman. At kung ma-determine ng hukuman na wala naman palang basehan kung bakit ikaw ay detained, the Supreme or the Court, not the Supreme Court, the Court can order your immediate release. So liwanagin natin, Ted, na yung pwedeng i-suspend, hindi yung writ. Ang pwedeng i-suspend yung privilege of the writ. So mag-i-issue pa rin ang hukuman ng writ. Pwede niyang i-order sa militar, ipresenta niyo si Ted Filon. Ang hindi niya lang pwedeng gawin ay kahit na makita niya na illegal yung pagka-aresto mo, hindi niya pwedeng sabihin, pakawalan niya siya. Mm-hmm. So, Father Dean, kapag po ang sitwasyon ay kagaya po na nakasaad sa ating saligang batas, ano ho, na may diniklarang martial law at sinuspindi po yung writ of habeas corpus na yan, ibig sabihin po, ang sinumang individual na may tuturing po ng estado na kalaban ng estado o sino'y pinaghihinalaan ay maaari pong arestuhin ng wala man pong arrest warrant at maaari pong i-detene ng estado ng wala pong hangganan at hindi maaring idulog sa idulog sa hukuman kung may suspension po ng writ yung para ho questionin yung legalidad ng kanyang pagkakadetain. In the first place, Ted, dalawa lang ang pwedeng panggamitan ng suspension of the privilege. Invasion or rebellion. Ngayon, very strict sa Constitution na only those charged with rebellion shall be covered by the suspension of the privilege of the writ. Doon naman sa invasion, any acts related to or in connection with the invasion shall be covered by the privilege of the writ. Not only that, the suspension of the privilege of it. Not only that, Ted, there is also a constitutional limit. The person so arrested must be charged within 3 days. Otherwise, the person must be released. Opo. So it cannot be indefinite imprisonment or detention. Opo. So klaro ho itong nakasulat, letter and intent of the law, Father Dean. Yes. Ang hindi ko maintindihan, Ted, why are we even making this suggestion when the conditions for the suspension of the privilege of the writ are not present? Are they saying that there is a state of rebellion? All that has been declared is that there is a state of national emergency. That is not the same as saying that there is a state of rebellion. Yes. And we are not under invasion. So the constitutional requirements for suspending the privilege of the writ are not present. Opo. So, with all due respect to the good senator, what is your take on his proposal, Father Dean? Total surprise, because Senator Dick is a good lawyer, and I know him to be a well-intentioned man, but it really comes to me as a surprise. In fact, Ted, we have not yet even fully flexed the muscles of the declaration of the state of national emergency. Now you're asking us to go a little step further. Let's see muna. Has the declaration of a state of national emergency and the consequent calling out been effective or not? And more importantly, natupad ba yung hinihingi ng saligang batas na the presence of invasion or rebellion? That's the more important thing. Opo. So, ang ating po kasi pong adhikain din ngayon, Father, ay maunawaan po ng pangkaraniwang mga mamamayan. Ano po, mataas man po pinag-aralan o hindi itong mga usapin na ito. Dahil baka po kasi sinasabi ng iba, wala naman kaming pakialam dyan . Hindi naman sa amin mangyayari yan kasi wala naman kaming nilalabag na batas . Di ba? Ano ho ang inyong masasabi po sa mga ganun pong uri ng kaisipan na passive lang ho kapag pinag-uusapan po itong mga ganitong basiko ho, no, na karapatan po ng mga kababayan natin? Ang buhay po ng demokrasya
ay nakasandal sa pakikisa ng buong bansa at pakilahok ng lahat ng tao sa mga usaping pambansa. At ang pribilehyo ng writ ng habeas corpus ay isang bahagi, in fact, isang malaking bahagi ng mga karapatan ng isang tao. Kasi sa pamamagitan ng writ na ito, pwede nating questionin kung bakit tayo nadakip, kung bakit tayo under detention. Mm-hmm. So pag may panukala na ito'y suspendihin, seryosong bagay ito, ikaw man ay nasasakdal o ikaw man ay may kapitbahay o kamag-anak na nasasakdal, hindi yan ang importante. Ang importante, may banta sa makarapatan at kalayaan ng tao. Kaya dapat may pakialam tayong lahat. Opo, kasi po, usually din po kasi Father, ang reaksyon po ng iba hanggat hindi naman sila mismo ang apektado o hindi sa kanilang pamilya nangyari po yung hinaing ng iba, ang nagiging manhid na rin po at walang pakialam sa mga nangyayari sa ating lipunan, Father. Sadly. Opo. Anyway, so Father Dean, siguro ho naman, hindi na ho haba pa ang usapin na ito. I think, no? Ito ho ay in-stimulate ni Ginoong Gordon, but I think this will lose steam eventually. Yes, I think so. Particularly in the legislature. I don't think so. Yes. Opo.